What's up mga kasyukran, mga kababayan ko dito sa bansang Kuwait, mga ka-OFW ko, saan mang panig ng mundo, kumusta kayong lahat, sana okay kayong lahat. At kapapasok lamang po ng balita, naglabas ng anunsyo ang Kuwait government patungkol sa curfew dito sa bansang Kuwait. Kaugnay po niyan yung dahilan na rin po sa pagkalat ng coronavirus dito sa bansang Kuwait. Kaya po nagbigay sila ng anunsyo or ipinatupad na nila ang curfew dito sa bansang Kuwait. Narito at basahin natin ang naging pahayag ng Kuwait government ayon sa Ayman Mat, isa sa mga FB page na nagbibigay ulat patungkol sa mga issue o kaganapan dito sa bansang Kuwait. Narito po at basahin natin ang naging ulat patungkol sa pinatupad na curfew. Kuwait government to impose curfew nationwide from 5 p.m. to 4 a.m. Kuwait government decided Saturday to impose an 11-hour curfew to due non-compliance with Ministry of Health instruction to stay indoors. Deputy Premier and Interior Minister Anas Al-Saleh announced on Saturday, kahapon po, March 21. Al-Saleh, addressing a new conference after a cabinet meeting, said the curfew would be imposed from 5 p.m. until 4 a.m. He meanwhile said a public holiday due to end on March 26 would be extended for 2 weeks. So, na-extend po ng another 2 weeks ang public holiday. 3 years imprisonment or a fine of 10,000 KD for violating the curfew. Uulitin ko po kapag lumabag ka po sa pinatupad nilang curfew at nahuli ka ng mga pulis na pakalat-kalat sa lansangan dito sa bansang Kuwait, bukod sa pagkakakulong ng 3 years, magkakaroon ka pa po ng multa na 10,000 KD kapag ikaw po ay lumabag sa curfew. So sa mga kababayan ko po dito sa bansang Kuwait, sundin po nating maigi ang pinatutupad na mga protocol ng Kuwait government. Kasi kapag nahuli tayo, malaking problema para sa atin. 3 years na pagkakakulong at magbabayad pa tayo ng 10,000 KD. So malaking halaga yung ibabayad natin kung tayo ay mahuhuli. Better na sumunod na lang po tayo sa mga kagustuhan nila at para din naman sa ating kaligtasan yung ipinatutupad nila kaugnay nga ng pagkalat ng coronavirus dito sa bansang Kuwait. So wala namang mawawala. Para din naman sa ating kaligtasan yung mga ginagawa ng Kuwait government para hindi tayo mahawahan ng kumakalat na sakit na coronavirus. Sundin na lang po natin mga kababayan. So ayun guys, muli po nagpapaalala. Kung wala naman tayong gagawin na importante, huwag na po tayong lumabas ng ating tahanan. Manatili na lang tayo sa loob ng ating mga bahay para na rin po sa ating kaligtasan. So stay at home, keep safe and stay healthy everyone. Yan lamang po ang tanging nating magagawa sa mga pagkakataong ito. At manalangin tayo palagi na matapos ng problema ng mundo para bumalik ang ating normal na buhay, kung anumang buhay ang meron tayo ngayon sa mga pagkakataong ito. So ayun guys, hanggang dito na lamang po ang video nito. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, don't forget to click the like, share and subscribe my YouTube channel. At see you on my next video.